Afternoon class, no? Today we are going to draw the AutoCAD 3D of plate number 3, no? Yung slide. So let us analyze first the orthographic drawing. So zoom muna natin to, i-zoom. I-zoom natin yung orthographic. Ayan. Naka-zoom na ang orthographic. No, i-analyze natin yung kanyang height, length, and the width. Ayan. So, ang height niya is 30 millimeter. And the length is 30 also. The width is also 30. Now, kailangan i-follow natin yung dimensions na yan pag gumawa tayo ng 3D. No? So, dito sa kabila, ayan, yan ang kanyang isometric drawing as pictorial drawing, as you can see. So, gagawa tayo ng 3D niya, no? So, bago tayo mag-umpisa ng 3D, ilalabas muna natin yung kanyang tabular commands na modeling. Ayan, ano? Modeling. So, pagkatapos na nating mailabas yun, eto, i-attach na natin siya sa ating tabular command sa taas. And then now, we can start the AutoCAD 3D. Pupunta tayo dito sa view. Ayan. And then, dito sa 3D views, we will select, say, dito tayo sa Southwest Isometric. Ayan. Pag nag-Southwest Isometric tayo, ito ang magiging display. Ayan, naka-isometric na yung view na. No? Pupunta tayo ngayon dun sa ginagawa natin. Ayan, ito yun. Ito yan, ayan siya, ayan. Ito siya, oh, ayan, oh. Naka-southwest isometric na siya. Well, pag gagawa na tayo ng 3D, no? Gagawa muna tayo ng polyline ng ating object, no? Polyline. Pwede na tayong gumawa dito sa direct na sa AutoCAD 3D na Southwest Isometric. So, umpisahan natin dito sa top view, no? We will draw polyline, no? From this intersection, yan, ano, kitang-kita nyo naman, ayan, no? Okay, dito, ha? Oh. Isusum natin, ha? Oh. Direct na tayo, no? Ayan. Ayan, o, oh, ayan, mas malaki. We will draw a polyline starting from dito. Ayan, kung ano yung size. O, oh, ayan, o, oh, kita nyo kung saan dumadaan yung ating cursor, no, or the, yung ating crosshair. Ayan, so type 30. Direct na, ayan. And then, papagano naman. Ganyan ang movement niya, na. Naka-isometric din. And then another type, another 30, enter. Ayan. And then pag ganon, another 30, enter. Then, another 30, close. Ayan. Enter. So, kulay pula siya. Palitan natin siya ng kulay green para kita natin. Palitan natin siya ng kulay green. Ayan. Naka-green. Ayan. Pag polyline, isang tuldok mo lang nag-ano na siya. No? Ayan, oh. Ngayon, from the command, tabular command na modeling, select natin yung extrude. Lagyan na muna natin siya ng kulay. View, visual style, pwedeng realistic, pwedeng conceptual, no? Mamili kayo dyan para magkaroon na siya ng kulay. Realistic, ayan. Okay, nawala yung cursor ko. Ayan, pagka nag-select ka na ng kulay, ng visual style, no? Ganyan na mangyayari sa kanya. Okay? Ayan. Erase natin 'to kasi hindi siya nag-polyline, eh. Hindi 'yan yung polyline, no? Direct. Ayan. Yung single drawing 'yan, eh. Erase lang natin yung isa. Delete. Ayan. Yung kulay green, ayun, natatanaw yan. Yan, anong polyline. Extrude natin siya, no? Select the command, extrude.
And then select the object. Ayan, yung ginawa nating polylight. Enter. Enter. Again, extrude. Select the object. Ayan, kitang-kita natin. Ayan, select. Right click. Ayan, nag-extrude na siya. Pataas, di ba? Nakikita nyo, pataas. Pero green yung nilagay natin, pero naging red. I don't know kung bakit naging ganoon. So, gano'n siya kataas? 30. Type mo 30. Kung gano'n, kung gusto, kung ano yung definition dun sa orthographic, kung gano'n siya kataas, type mo 30. Enter. Ayan. Ayan, naka 3D na yung ano natin. Ayan, ayan, naka 3D na siya. No? Ayan. Di ba? Ayan, di ba? So, tignan natin siya sa left side view, no? Ito. View, 3D views, left, no? Kasi nandun yung shape niya, nasa left, no? Nasa front view, no? Naka-level ang left side view sa front view, yung shape niya. Tingnan natin, left. Ganyan ang mangyayari niyan, ayan. Ito yun, no? Ito yung red na yan. Yan. Ito yung red. Yan yung ginagawa natin. Zoom natin. Ito yung ginagawa natin, yung red na to. Ayan. Yan. I-zoom natin. So, from here, balik tayo sa 2D wireframe para makagawa tayo nung ito, sa visual style, 2D wireframe. Ayan. Ayan siya. Now, gagawa tayo ng panibagong polyline where kung ano yung shape ng object, 'di ba? Parang triangle na in-slice, no? Para siyang pineapple pie, no? Na hinati. Okay. Gagawa uli tayo ng polyline dito from here. 1, 'di ba? Tapos sa baba, 2, 'di ba? Tapos 3, ito. Okay, again, ha? Again. Draw line. Draw polyline. Polyline. O, dito tayo mag-umpisa. 1. Tapos, dito. Ayan. And then, dito. Ayan. Tapos, close natin doon. Ayun. Diba? Ayan. Ilipat natin siya rito sa side, sa kanan. I-move natin siya dito sa kanan. Ayan. Oh. Naka-right side view tayo. Ayan yung isang polyline. Oh. Diba? Ah, naka-red pala. Palitan natin siya ng green. Oh, palitan natin siya ng green. Para kitang-kita. Ayan. Green. Ito. Ano? So, babalik tayo dun sa southwest. Pag nakita natin tong green na yan, babalik tayo sa southwest. View, 3D views, southwest isometric. O, hahanapin ngayon natin yan. Ito yun, o. Oh. Ito, ayan, o. Oh. Ito yun, o. Oh. Ayan, o, oh, yung ginawa natin. Ayan, ito, o. Oh. Ito yung triangle, o. Oh. Ayan, di ba? Ilipat natin siya para hindi magulo. Move. Saan natin siya pwedeng ilipat? Dito. O, yan. Ayan, nilipat na natin. Ito. Ito siya, o. Oh. I-zoom natin siya ngayon. Ayan. Pwede kang mag-extrude pataas. Pwede ka rin mag-extrude sideways. Pagilid. Pwede kang mag-extrude pababa. So, extrude natin siya. Select the object. Ayan, extrude muna pala. Extrude. Select the object. Okay, enter. Again. Extrude. Select the object. Ayan. Right click. O, ayan. Papunta sa kanan, ano? O, ilan yun? Gaano karami? 30. Enter. Kulayan natin.
Again, ha? Oh, ulitin natin, ha? Ayan. Oh. Kapag nakuha nyo na yung shape niya using 3D views, eto, ayan. Kulayan muna natin siya bago natin extrude. Kukulayan muna natin, realistic. Ayan, magbabago yan. Nakikita nyo ba yung green? Ayan, oh. Nagpa-flash naman siya, ayan, oh. Ayan. Saka tayo mag-extrude. Select the command, extrude. No? Tatanungin, select the object. Ito yun, no? Yung green. Select. And then, right click. Ayan, pwede na tayong ma-extrude papunta sa kanan. No? Type natin 30. Enter. O, ayan na. Ayan na yung 3D ng number 2. Ganun lang kadali. No? Pwede ka rin namang mag-extrude ng patayo katulad nung ginawa natin ito, 'di ba? Ayan. 'Di ba? Kaya lang medyo may trabaho ito, no? Okay, ganito 'yan, ha. Medyo may trabaho ito. O lilipat natin siya doon sa tabi noon, ha. Ito, i-move natin, ha. Ayan, move. I-move natin siya, ayon. Oh, ayon. Ayan, ha. Ayan. Pagko-combinein ngayon natin siya. Pagko-combinein natin, combine. Combine, no? Ngayon, paano? Ayan, ha. Iko-combine natin siya, select. Ito gawin muna natin yellow para ma ayan, naging yellow siya. Iko-combine muna natin siya. Move dito. Papunta dito, doon sa intersection na yon. Ayun, nakompleto na siya, di ba? Nandun siya sa loob ngayon, no? Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan, yung yellow. Ayan siya, di ba? Ayan. Isa-subtract natin siya. Select the command, subtract. Tatanungin ka, oh, select the object kung saan mo gustong isubtract. Siyempre, doon sa malaki. Select. Enter, select, and then enter. O, anong gusto mong ibawas? Yung maliit. Palabasin mo yung maliit. Ayan, ayan, ayan. Select, enter. O, ayan, naputol na. Diba? Ngayon, i-rotate mo na lang siya. O, paano? Modify, rotate. Diba? Select the object. Okay. Right click, base point. O, i-rotate mo na lang siya. Ayun, ayan. Nakatayo na siya. O, ayan. Click, enter. Ayan, nabawasan na siya. Di ba? Okay? O, stop tayo rito.